magandang umaga po sa ating lahat at ang araw po natin ngayon ay araw ng Miyerkules. At anong oras na po ngayon? 11:26. So, mag-alas 12 na pala guys. Kanina kasi guys, medyo napaaga yung pamimili ko sa grocery kasi nga po ayoko talagang abutin ng pamimili ng sobrang init na. Kasi yun yung iniiwasan ko talaga na yung super init na po ay lalabas ng bahay. Sumasakit kasi ang ulo ko niyan guys. Then, ayoko din na napapasabay sa mga grocery shoppers. Kasi pag medyo natatanghali na ang aking pamimili guys, ay talagang marami na ako nakakasabay-sabayan sa grocery. So, isishare ko sa inyo guys yung mga napamili ko. Bali, dalawa po yung napuntahan kong grocery sa bayan. Yung isa ay sinadya ko talaga yon kasi nga po ay medyo mura po yung kanilang sigarilyo. So, i-share ko po sa inyo yung itong isang box kung ano po yung mga nabili ko dun sa isang grocery. So, shoutout sa QSL. Medyo mura kasi sa kanila guys yung ano, yung sigarilyo. So, ito yung binayaran. Ito yung resibo dun sa QSL guys. Bali, ang binayaran ko dito ay 4,159.38. So, ito yun guys. Ang laki ng na-discount ko dito guys kasi dito sa QSL, ang isang rim ay 1,520. Tapos sa iba ay 1,560. So, naka-discount ako guys ng 40 pesos. Sayang din, di ba? 40 pesos. Di dalawa to, di nasa 80. Plus pa yung tutubuin ko dito sa tig rim na to. Sa kanila, ang isang kahang fortune, kasi tig limang kaha lang to, na fortune light saka fortune menthol. So, ang fortune light sa kanila guys ay 125. Bali, 625 yung limang kaha. Then, yung fortune plies, same din lang yung presyo ng fortune lights, 125 din. Bali, tig limang kaha lang itong binili ko ng fortune menthol. Tapos, itong cream o na cookies, guys. Ang presyo sa kanila ay, sa QSL, guys, ang presyo ng cream o vanilla ay 67.15. Dalawa yung kinuha mo. Then, itong fudge bar, guys, na meron na namang promo, free na isang ganito, ay 68.40. So, mas mura sa kanila, guys. Kasi ang iba nito ay nasa 70 plus na yung presyo ng fudge bar, isang bagay nito. Tapos, ito po. Dahil wala nito sa ibang grocery, guys, kaya doon ako nagkabili nito. Bali, ano na nga lang to guys, dalawa na lang na balot, kaya kinuha ko na yung stocks nila doon na naka-display. Dalawa yung kinuha ko. Ang puhunan ko dyan guys ay 82.79. Tapos ang benta ko nito guys ay 12 pesos dito sa aking sari-sari store. So, yun lahat yung napamili ko sa QSL na worth of 4,658.50. Then, dumaan din ako sa Chinese store dahil bumili po ako ng face mask. Kasi, wala na po akong stocks dito ng face mask. Kaya, ang binayaran ko naman sa Chinese drugstore, ay Chinese store nga pala. Chinese store. Ay, ito. 190 kasi bumili po ako ng salompas. Salompas, 65 pesos ang puhunan ko dyan. Tapos dito sa mask guys ay 15 pesos ang puhunan ko dito. Tapos bumili ako ng BL guys. Kasi kagabi may bumiling isang BL. So pinalitan ko na. Kasi ang ista ko lang nito guys dito sa aking tindahan ay dalawang peraso lang. Kasi hindi naman ito fast movie. So ito naman yung kay Chinese. Then sa Raisal naman guys. Ang binayaran ko kay Raisal ay ito. Mayroon akong isang paper bag. Bali ang binayaran ko guys kay Raisal. Ito mahabang ano, resibo ay 8,401 guys. Itong isang ano paper bag, ang laman nito ay itong
Ibang konsumo lang namin itong ano, gardenia. Then, ito guys, Yakult. Anim na pack na Yakult ang binili ko guys. Ang kuna nito ay 50 pesos, tapos ang retail ko dito ay 13 pesos guys. Bali, anim yung binili ko nito. Anim. Saglit lang to guys sa akin. Abenta dito yung Yakult. Kaya sana, Yakult, ay makita mo ang aking maliit na tindahan at supplyan mo ng Yakult. So, ito guys, papakita ko sa inyo yung mga nakabox ko na galing kay Brose, kay Raisal. Before ko i-flex itong mga napamili ko kay Raisal na mga nakabox guys, ay papakita ko muna sa inyo yung stocks ko dito sa aking shelves. So, yan na lang yung stocks ko guys sa aking alak. Yan, namatay ang aking power dito. So, yan. Yan na lang. Ito din yung guys na mga nabili ko dito ay pang restocks ko lang dito sa mga kakulangan dito sa mga uwang-uwang guys. Pang restocks ko dyan sa mga uwang-uwang. Lalo na yung Emperador. Then dito sa GSM Blue, saka dun sa Alfonso, then yung Royal. Kaya guys, ito ang binili ko sa Royal. Half case na Royal. Kasi mura lang kaya, no? Razor yung guys, 1.5. 59 point something. Then dito, ito ay bali tatlong box. Tapos itong isang case na Sito Apple na solo, saka dalawang case lang na Coke mismo. Yun lahat yung mga napamili ko kay Raisal. Tapos ngayon guys, schedule ng booking naman ng aking alak. So, ito naman yung resibo ng aking alak kay kay Genbev Enterprises. So, 5/17/23 yung date niya, guys, ito. Then, bukas ang, ang deliver sa akin. Ang binayaran ko sa kanila ngayon ay 3,357. So, kaya ang total cash out ko ngayon, guys, sa aking grocery, sa mga napamili ko guys dito sa aking tindahan ay 17,606. So, kasi kahapon guys, hindi naman ako namili, kaya medyo naipon yung benta ng aking sari-sari store. So, before ko i-edit itong aking vlog ko for today guys, so shout out muna sa aking kapwa, mga kasari dyan, kasi ito ay talagang para ito sa atin na may mga tindahan na talagang hanggang hating gabi ay open pa, or ang iba nga ay madaling araw pa ay open pa. So, ito ay paalaala ko lang po ito sa ating mga kapwa kasari dyan. At kahit hindi sa kahit hindi kapwa kasari. So, ito ay isishare ko ito sa inyo. Kasi, noong mga nakarang taon, talagang ako ay pabalik-balik sa doktor. So, ngayon na lang na talagang nung time na hindi ko pa alam kung bakit, kung ano yung mga nararamdaman ko, anong cost, kung bakit tumataas, hindi na ko control yung BP ko, kahit meron na ako maintenance, tapos nandun na talagang tumataas yung sugar ko, hanggang sa marami akong nararamdaman sa aking katawan na nandun na nahihilo ako, hindi po ako nakakalakad ng straight, feeling ko matutumba ako. Yung pala guys ay dahil sa pagpupuyat ko. So nung nalaman ko na yun ang cause ng ng mga sakit na naramdaman ko, ay dun ko talagang nag-adjust ko. Pero dahil sa ang aking negosyo ay tindahan, hindi ko talaga maiwasan na ako po ay talaga magpuyat. Kasi pag ganung oras guys, dun naman talaga ako nakakabawi ng benta. So, ang ginagawa ko na lang guys, dahil hindi nga maiwasan, may nabili. Yun nga guys, hindi maiwasan na tayo ay magpuyat. Kasi nga, depende yan sa ating pinagkakabalahan, sa ating trabaho. At syempre,
sa akin na talagang late na nga ako nakakapagsara. Pero marami po tayong paraan para kahit papano ay makabawi po tayo sa puyat. So, nandun na talagang ina-advise ito sa aking doktor at based din sa mga research ko ay ito talaga ang nabasa ko. Kaya sinishare ko ito sa inyo. Kasi ayoko naman na talagang abutin nyo yung, yung naramdaman ko. Na talagang babalik-balik ako sa aking doktor hanggang sa may maintenance na ako. So, yun guys. Ayoko na mangyari yun sa inyo. Yung nangyari sa akin, sa aking health. So, ayun, isishare ko nga ito sa inyo. Yung tips ko na talagang para kahit pa paano ay makarecover tayo sa ating puyat. So, yun guys, kinabukasan syempre pag-ising natin ay talagang kulang tayo sa tulog. Pero kailangan natin gumising kasi meron tayong tindahan, may mga obligasyon tayo sa loob ng bahay na dapat ay pag anong oras ay gising na tayo. So, yun, di yan pwedeng hindi natin gawin kasi nasa talagang obligasyon natin yun. So, yun. Ang ginagawa ko guys, pag once na talagang nakaramdam ako ng pagod or antok, talagang iniitlip ko yun. So, hindi ko na pinapalipas guys, gaya noon na talagang pag inantok ako, talagang okay lang kung ano ng mga ginagawa ko, kakain ako ng chocolate, iinom ako ng kung ano-ano lang mga ginagawa ko para lumipas lang yung ano yung antok ko. Once na nakakaitip pa ko guys, kahit at least 20 or 30 minutes, talagang ang sarap sa pakiramdam pag ako ay nagigising. Talagang nakaka-refresh, yung utak ko ay gumagana, and alive na alive ako. Talagang maliksi na naman yung kilos ko kasi hindi na ako antok eh. Kasi pag ako ay nakaidlip guys, talagang pagising ko niyan, talagang alive na alive, alerto na naman ang aking pag-iisip. So, kasi kailangan sa ating tindahan eh. Kaya napaka-importante sa akin guys na ako ay nakakaidlip kahit sa umaga or sa hapon. So, madami ding mga ano food supplements na kailangan nating i-take pag tayo ay puyat. So, lalo na sa pagpuyat tayo ay talagang isa din sa naapektuhan yung ating immune system. So, pagpuyat tayo lagi, madali tayong lapuan ng sakit. Lalo na yung mga virus-virus, talagang madali tayong lapuan. So, ano dyan, in-advise ng doktor, kailangan ay meron tayong tinitake na vitamins, lalo na yung vitamin C, mga multivitamins, and syempre, babawi tayo sa kain. Kailangan yung kain natin is in moderation, pero nutritious naman. So, baguhin natin yung lifestyle natin, and syempre, kailangan i-monitor natin yung ating health condition. So, pag meron na tayong nararamdaman, naman ay kailangan nating magpakonsulta agad sa ating mga doktor para nabibigyan tayo ng tamang gamot. So, para hindi na lumala na gaya sa akin na talagang sineticide ko kasi nakafocus lang po ako sa pagmamanage ko sa ating tindahan. Hanggang sa lumala, hindi ko na namalayan. So, late na na-treat yung aking high blood. So, late na rin akong naka-inom ng aking maintenance. Kaya hanggang ngayon, guys, ay may maintenance na po ako sa high blood. Pero, ang na-correct, guys, yung sugar ko. So, dahil na natutunan ko yung pag-low carbs, tapos talagang dahil nga puyat ako, so hindi ako masyado na nagkakain ng mga matatamis. Kasi pag puyat po tayo, ang ano nun, ay tumataas yung sugar. So, di ko na, iniiwasan ko na talaga. Para iniiwasan ko na yung mga pagkain na nakaka-trigger sa aking pagtaas ng aking sugar. So, yun lang guys. And I hope na nakapag-share ako sa inyo ng kunting tips and idea and advice syempre. Ito ay para sa atin, sa ating kalusugan kasi health is wealth. So, para naman pagdating ng panahon, pag tayo ay tumanda or nag-retired, yung ating pinaghirapan naman ay ma-enjoy natin. So, hindi ma-enjoy ng hospital or ng doktor. So, yun lang guys. Ang aking may iwan for today's vlog. And mega shoutout nga pala sa aking mga new subscribers, sa mga silent viewers ko. At kung kayo ay bago lang dito sa aking channel, please do subscribe para updated kayo sa aking mga i-upload pang mga videos. And mega shoutout din sa aking YTA family, sa creator nitong group na to na si Mrs. Jen in US. So,
MLS OCC, and syempre sa aking coach and friend pa na si Mrs. Ma'am Shili. So, lahat kayo, ang dami nyo. So, talagang hindi ko na kayo ma-isa-isa pang i-shout out. So, thank you na lang sa lahat ng talagang suporta na ibinibigay mo sa aking channel. More power, God bless us always, and happy selling everyone.